Hindi ka naman kasi mukhang artista nun, kaya hindi mo in-expect na maging artist. Oo. Oh, oh. What? Ba't ka umalis? Kasi Layden, punta ka sa Amerika. Nandun lang ako sa Sansulog. Alam mo ba nung habang lumalaki ko, mas malupusin na? Magkaroon ng apo sa akin. Gusto ko nga anak kasi iniisip ko, sayang itong mga ipinundar mo anak na walang magmamana. Tagapagmana talaga iniisip. Pero iba talaga anak yung may sarili ka. Pangalan ng artista, yung simpleng-simple lang siya na yung gusto mo din nung araw. Si... Kay Abad? Oo, si Kay Abad. Kay Abad, alam mo na. What? Hindi kayo naman pwede lagi pagbigyan yung nanay ko. Ba't ka umalis? Talaga na dream na pupunta ako, hindi ang gusto ko yung makapagtrabaho. Nung aalis ka na, hindi mo ba naisip na pag umalis ka walang mag-aalaga sa akin? Ano yung pakiramdam? Malungkot ako. Hindi ako makapag, biro ang flight ko alas 9, madaling araw na hindi pa ako naka-impake na kasi iniisip ko nga kayo. Kasi kung maghihintay lang ako ng biyaya na galing kay mama, maghihintay. Mamatay tayo lahat sa mga. Oo. Sabi ko, Lord, last one chance. Kung talagang hindi akin, hindi akin. Nagsisi ka ba nung umalis? Na-instill na sa mind ko nung nabalo ako is to work. How am I going to provide for my 5 children? And ayoko, but at the same time, gusto ko. Kasi I need to choose kung alin ang makabubuti sa atin. Kung iniisip yung marangya, basta nakakaraos tayo sa araw-araw, makakapag-aral kayo. Ano naman yung part na pinagsisihan? Yung hindi ko nakita, dahil ikaw pinakamaliit, yung hindi ko nakita ang paglaki mo. Ikaw sa lahat ang hindi ko nasubaybayan. Kaya noong una kitang makita, nagpunta ka sa Amerika. Nandun lang ako sa Sansulo kasi noong pwede ka pang pumasok habang lumalabas kayo sa airline. Sa paglabas mo sa eroplano, nakita, sabi ko, ay, ang tangkad ng anak ko. Ibang-iba na siya. Kaya nga nilampasan mo ako, anak eh. Tapos tinawag kita, Tuy, sabi ko, ay, ang nanay ko, ang ano sa akin, nay, bakit ang liit mo? Ang ano ba nun habang lumalaki ko sa akin? Kasi nga, noong mga panahon, siguro kailangan mo mag-out, wala kang mapapagtanungan. Nasa isip ko yung mga yun, anak, but I have no choice. Ikaw sabi no abogado, 2 years lang, makukuha ko na kayo. Yun ang pinanghawakan ko, anak, yung 2 years. Sabi ko, hindi matagal yun. Pero, hindi ko alam na nag-iiba-iba ang immigration law. Growing up, ang dami kong tanong, I didn't understand. Ba't wala akong nanay? Matalino naman ako, pero walang mag-award sa akin sa school. Yung questions ko about my sexuality, hindi ko alam kung ano i-explain. And I was developing this anger towards you. Not because I hated you, but because I did not understand. Kundi naiintindihan ko na. And the moment I understood everything, nawala lahat ng sama na loob ko. Tapos ang naiintindihan ko, napatawad kita, tapos napatawad ko yung sarili ko. Kasi kasama, na nagalit ako sa'yo. Kasama yun sa maraming dasal ko, anak. Pero mabait ang Diyos, wala akong hiniling sa Kanya na hindi Niya ibinigay. Kasi pinanghawakan ko yung mga pangako Niya, hindi Niya pababayaan ng mga byuda at mga ulila. Kahit nawala ako sa piling Niyo ng more than 21 years, naging mabuti kayo. Nung hindi ko ka naiintindihan lahat, ang sama-sama ng loob ko sa'yo, tapos nagagalit ko sa'yo, tapos feeling ko, ang hina ang tao. Ang hina ng nanay ko kasi nilamon siya ng kahinaan niya at nagresulta yun sa pagiging unila ako. Nung naiintindihan ko lahat, nung naunawaan ko lahat, I became so proud of you.
I was so proud of you. Yan ang pinakamahirap, anak, na decision I have to choose. Birthday ninyo, Pasko, wala akong ginawa kundi umiyak, anak, at magdasal. There is no love without forgiveness. At dahil mahal na mahal kita, normal na pinapatawad natin ang isa't isa. Mabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Kung mapapanganak ka po ulit sa susunod na buhay, ikaw pa rin naman ang gusto kong maging nanay. Ikaw ang gusto kong nanay, wala naman. Thank you. I love you. I love you. At gusto kong maging masaya ka.